Time check. Ngayon po ay 7 o'clock sa amin, AM. Maaga tayong nagtatrabaho kasi eto kahapon guys, pina-pull out ko to sa isang area sa bundok. Kasi tumirik siya, ayaw na magbigay ng IP allocation. So, parating connecting lang yung vendor. So, iniisip ko, baka etong USB to ano, yun yung mga common na ano dapat na ito, mga troubleshooting pagka connecting lang, it's either wire or etong USB to LAN cable or USB to RJ45 na port yan, or di kaya reflash yung operating system niya. So etong vendor ko, ginagamit ko na antenna, ito yung E314NV2, ayan. Yeah, ito yung directional na antenna ng Comfast. Napakatikas na ito, napakalakas, 90 degrees na directional. Ayan. So most probably mga ano talaga, sira dito yung wire, sira yung sabi ko nga LAN to RJ45 or yung micro SD. So lahat-lahat na tin-raise ko na, inayos ko na yung wire. Pinalitan ko na rin yung ano, kinrim ko na yung wire, bagong wire. Tapos pinalitan ko na rin ng ganito. Yung usual na gamit ko is yung 3.0 na gigabit na itim, use USB to LAN. Yun yung gamit ko sa mga vendor. But for now, for the sake of troubleshooting, nilagyan kong ibang model din. Ayan. Para ma-test ko whether ang problem ba is yun ba yung USB to LAN cable. But then, na-justify ko na hindi yun ang problema. Kasi still the same, nagko-connecting pa rin. Tapos nag-no IP allocation. So, ginagawa ko ngayon guys, nag-jump into conclusion ako. Na syempre, ginawa ko na yung step-by-step troubleshooting. Ganun pa rin. Nag-conclude ako na yung micro SD dito sa ating Orange Pi. Okay, running LPB is kailangan nating i-reflash. Ayan, so hopefully hindi sira yung mga micro SD. Though meron ako ditong extra, ngayon nag-reflash na ako ngayon. So tara guys, punta tayo sa aking ano, workstation. Ayan. So ito yung isang micro SD. Ayan guys. Tinry kong i-flash pero ayaw, sira siguro to, ewan ko ba, ayaw, kaya ito nagpalit akong another micro SD. Try natin i-flash. So ayan guys, LPB, tapos flash natin. So sa mga baguhan pa sa pag-flash o yung mga walang idea sa kung paano ito gawin, download muna kayo ng Balena. Yan, Balena Etcher. Yan yung gamit ko na platform o application para makapag-flash ng OS into micro SD. Okay? So, sige, for the sake of sa mga viewers natin na bago, close ko muna 'to, guys. Umpisa natin sa pinaka-umpisa. So, sa ngayon, ayun na yung ano, USB to card reader siya, USB to mga micro. Nakasaksak na yung aking micro, isang micro SD ganito. So nasa loob na. So unang gagawin pag na-download niyo na yung Balena Etcher. Ayan, open natin. So opening na ang ating Balena Etcher. Ayan, ito yung lalabas. Ayan guys. So dito sa una yung nakakulay blue, ayan. Flash from a file. Pindutin mo yan, tapos i-locate mo yung location kung saan yung downloaded LPB software or whatever software na gamit nyo. Sa akin, in this case, ayan ang aking software, I mean operating system. Ayan, pang Orange Pi. So, double click natin yung file. Tapos, change location. Yung pangalawa, hanapin mo yung USB drive. In which, ito po yun, 15.9 GB. Ito po yung drive na gagamitin natin or itatarget natin kung saan natin ipa-flash yung OS. Disclaimer guys, you have to make sure na talagang ito yung USB drive
na nai-target nyo. Kasi magpo-format yan, baka madisgrasya yung mga other files nyo. So, once again, make sure ito yung right or tamang drive kung saan nyo gustong ipa-flash ang inyong system. So, ayan, select. After nyan, dito sa last part, pindutin mo yung flash. Ayan, starting na. So, sa ngayon guys, pinapasok na niya yung ating OS. Okay, papunta sa ating micro SD. So, ayan, flashing 0%. So, syempre, ito is, it takes time. Not really, not much. Mga ilang minutes lang. Pero, pause lang natin yung video. Tapos, resume ko guys, pagka almost, ano na siya, 100%. Ayan, sige guys. So, sa ngayon, as of now, nasa 35 to 36% na yung ating flashing. Few minutes from now, matatapos na to. And then, ito yung last diagnose ko guys. So, hopefully, itong ating vendo ay gagana. Sana wala nang ibang problema kasi pagka ayaw pa rin, ayaw mag-generate ng IP, eh, alam na this. May problema na yung ating Orange Pi board. Kaya kailangan ng palitan. But sana naman hindi pa guys. Kasi ang bago-bago na ito, siguro mga almost 1 month pa to. Yun nga lang, tinamaan tayo ng tiyempo. Na-tiyempohan tayo na yung ating unit. Is, syempre, given na yun guys. Huwag na nating awayin yung supplier. Kasi alam naman natin, electronics. Ayan, di ba? So, who knows, may mga factory defects or may mga failure. So it's part of the game, kasama yan sa ating negosyo. Pagka tinamaan tayo, wala tayong magagawa. Talagang magpapalit tayo. Hindi naman po pwede, puro harvest lang ng ating vendo machine, puro lang yan. So syempre, hindi naman puro kita guys, kailangan din natin ng maintenance. Syempre, pagka maintenance, lalabas tayo ng pera. Okay? So, ayan, nasa 83% na, 84, 85, balik tayo guys pagka tapos na. Guys, okay, flash complete. So, pagka ganito, pagka gusto nyo pang mag-flash ng another micro SD, pwede nyo rin pindutin flash another. So, in this case, hindi na kailangan. So, close na natin yan. Tapos, safely remove natin, re-eject yung ating micro SD. So, gunutin natin. Ayan. So, tara guys. Okay. Ayan na guys, yung ating micro SD na natapos. Pasok natin sa board, sa Orange Pi. Power up natin yung ating machine. Ito yung sa ating antenna. So, ayan. Antayin natin yung relay na pipitik. Pag pipitik yung relay, ibig sabihin na ready na yung ating board. Ayan guys, oh, lumabas niya itong air fiber piso wifi. So, hindi muna natin papasukin since hindi pa pupintik yung ating relay. So, hindi pa natin maka-access yan. Antayin natin pag pipitik na. Pag namatay na yung ilaw sa harapan. So, in this case, ayun, pumitik na. Pumitik na yung relay. So, in this case, di nyo makikita yung ilaw sa harapan na namatay after lagitik ng relay kasi nga nakabaliktad yung ating vendo machine. So, tara, test natin sa ating cellphone and let's hope for the best na talagang magkoconnect to. Connect tayo sa air fiber piso wifi. Hopefully, mabubukas ang dashboard. Uy, connecting pa rin. Patay. Connecting. So, ayan na guys. Oh wait. Ano? So, connecting pa rin guys. Siguro, ano na to? Sira na siguro yung ating board. Ulitin natin guys ha. Patayin natin yung wifi ng cellphone. Buksan natin. Air fiber piece wifi.
connect tayo sa Tissue Wi-Fi. Ito. Connecting pa din. So, yan guys. Balikan ako kayo. Check ko muna other compartments na ito. Ayun o. Oh, okay na yung antenna. Wala na ito. Papalitan na natin ang board. May iniisip ako guys. Most probably may ano din to eh. May potential na may sira ang ano. Yung PoE ng antenna. Baka kasi okay lahat doon. Pag out ng USB to RG45, papunta dito sa LAN port ng PoE, papuntang antenna, baka may problema. So, gagawin natin, papalit akong antenna guys, try natin ha. Papalit tayo yung set, PoE, tapos yung antenna. Guys, di ko na pinalitan yung ano, yung PoE. I think yung paglagitik ng ano relay, mali yung pagarinig natin. Ito yung officially na wala na yung ilaw kasi inano ko, tinayo ko siya kanina, namatay na. So ito, ayan oh, lumabas na. So tama guys, okay yung ating ano pag reflash, yun yung problema. Lumabas na sa atin oh, sa air fiber piece wifi. Authentication sign-in required. So ibig sabihin okay na yan. Bubuksan natin yung ating browser. Ayan. Type natin yung shortcut 10.0.0.1. Enter. Ayan guys, pumalo o pumasok yung ating portal ng ating LPB. So try lang natin guys ha. Insert money. Ayun, lumagitik din yung relay. Nagbukas yung ilaw. Ayan. So, correction, hindi really yung lumagitik, yung ilaw ng insert, pag-insert coin mo, maririnig mo yung may nagbubukas na para sa coin slot. Ayan o. Oh. Okay, so, garantisado na guys, tapos na yung ating troubleshooting dito. So, most probably yun lang yun. Ibabalik natin yung original na gigabit na USB to RG45 dyan. So walang problema sa antenna, walang problema sa wire, walang problema sa PoE. In conclusion, sa kabuuan ang ating problema ay sa micro SD. Ayan, so reflash lang guys. So that's it. I hope meron po tayong napulot ngayon guys. Kung bago pa po kayo sa ating channel, please do support local YouTubers by simply hitting the subscribe button. Okay, so syempre kung kayo din ay bago pa rin sa Piso Wi-Fi, ito lang masasabi ko sa inyo guys. Practice and make sure you do it yourself. Bye for now.